Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. O, isa pong disappointing news. Para sa akin po, disappointing. Ay, ewan ko lang po, sigurado sa mga pulahan, hindi po ito disappointing. Lalong-lalo na doon sa mga fans ni Sara Duterte, hindi po ito disappointing. At malamang tuwan-tuwa sila para dito sa kanilang iniidolong si Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, ito, babasahin ko po ah. Babasahin ko po itong nangyari dyan po sa Senado. Ito po, babasahin ko po ah. Yan pong nakikita po ninyo sa picture mga kaibigan. Ayan po yung mga miyembro ng Senate Finance Committee. Dyan po sa Senado. At ito nga Senate Finance Committee approves 2.3 billion pesos OVP budget. O 2.3 billion pesos po ang budget ng Office of the Vice President. Wala pa po daw isang oras, o the proposed budget for the Office of the Vice President Sara Duterte was approved by the Senate Finance Committee after Senate President Juan Miguel Mig Zubiri made an appeal to his colleagues to keep proceedings short as a courtesy to the OVP. Matindi mga kaibigan, grabe. Sobrang sipsip nito ni Senate President Zubiri. Sobrang sipsip, grabe. Grabe po ito si Zubiri. Pero mo, sabi niya dun sa mga kasamahan niya, sa kanyang mga colleagues dyan sa, ano, sa Finance Committee, bilisan natin yung, ano, yung proceedings bilang, ano, bilang courtesy dito sa ating Vice President, dito sa, ano, sa Office of the Vice President. Grabe, grabe naman. Sobrang sip-sip, grabe. Naano ko, na bibisit ako sa totoo lang mga kaibigan. Biruin mo, bibilisan nila yung proceedings, imbis na ang gawin nila, talakayin nila maigi yung budget na isinusulong nitong Office of the Vice President. Wherein kasama dyan yung 500 million na confidential fund na isinusulong nito ni Sara Duterte. Pero ang ginawa nila, imbis na talagang ano, yung tawag dito, yung himay-himayin, pero mo sabi pa ni Zubiri, bilisan natin itong proceedings. Oh. Ah, nagtanong lang dyan si ano, si Coco Pimentel, tas wala na. Mabilisan yung proceedings as a courtesy to the Office of the Vice President. Tindi, nakakatindig balahibo. Grabe. Tandaan po ninyo, ito si ano, si Mig Zubiri, mga kaibigan. Sobrang sip-sip talaga dito sa ano, dito sa Marcos Duterte administration. Ha? Kasi syempre, oh, naging Senate President eh. Dahil sa sobrang sip-sip eh. 'Di ba? Diyan mo makikita yung mga tao, talaga na ano, na kapit sa kapangyarihan, no? Parang wala nang prinsipyo sa sarili. Kumbaga ipinagpalit na yung kanyang prinsipyo para manatili siya sa pwesto as Senate President. At para mapanatili niya yung kanyang pwesto bilang Senate President, eh talagang sumisipsip o dito kay Vice President Sara Duterte at kay President Bongbong Marcos. Grabe mga kaibigan, grabe po itong si Mig Zubiri. So gaya po ng sinabi ko kanina, ito pong proposed budget, kasama po yung 500 million na controversial na confidential funds o na nire-request ng OVP. At ang nag-question lang dito ay si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. At ang sumasagot naman, itong sip-sip din na si Sunny Angara na nagdiwang nung kanyang birthday nung nakaraan na pinuntahan ni Presidente Bongbong Marcos at nagkantahan sila, talagang dinastify itong hinihingi na 500 million confidential fund na nire-request si Sara Duterte. So talagang ano, talagang grabe itong mga senator natin. Masyadong sip-sip dito sa bagong administration. Kaya mga kaibigan, ito po, yan. Yan po mga nandyan po sa litrato, yan po yung member ng Finance Committee. At sila po yung nag-approve ng budget ng Office of the Vice President na wala pang isang oras. Minadali. Eh baka uwi pa si Sara Duterte sa Davao. Kaya minadali. Ha? Mag-helicopter naman yan. Saglit lang naman ang biyahe papuntang Davao. Eh, di ba?
Oh, eh, di ba pinapagamit ni PBBM yung ano, helicopter? Oh, para mabilis siyang makauwi dun sa Davao para mapatulog niya yung anak niya. Oh. Ito nakakapanggalit po talaga 'to, ginagawa nitong ating mga senator. Dami talaga ng sipsip diyan sa Senado ngayon. Oh, pinangungunahan nito ni ano, Senate President Subiri, si Angara. O sino pa ba 'yan nandiyan? Oh, may nakikita nga ako magdanakaw eh. Oh. Grabe mga kaibigan. Sobra na 'tong ginagawa nila sa ano, sa bansa natin. Masyadong halata eh. Ang nakakainis mga kaibigan, masyado silang halata. Talagang pinangangalandakan nila sa mga Pilipino na ganito lang kadali kapag nakapwesto ka na. Ganito lang kadali, kayang-kaya mo nga kung gusto mo ng ganito, saglit lang, pwede mong kunin. Oh. Kapag nakapwesto ka. So parang ganun yung sinasabi nila eh. Parang ganun yung pinapakita nila eh. Diba? Hindi man lang talaga ano eh, no? Hindi man lang nila talaga pinag-aralan maigi. At bilang ano? Bilang courtesy kay Vice President Sara Duterte. Oh, mamadaliin mo yung proseso, yung proceedings. Grabe. Nakakapanggalit po talaga tong ganito. Mga ano? Ang kakapal na mukha. Grabe, ang kakapal na mukha. Grabe. Kaya mga kaibigan, kayo po, ano po ang ano nyo? Ano po ang masasabi nyo rito sa ginagawa nitong ating mga senator? Ha? Kung meron po kayong mga komento, ilagay nyo po dito sa ilalim ng video sa comment section at ihayag po natin ang ating mga saloobin dito sa ginagawa nitong mga tulongis na senator na ito. Ha? Na hindi na iniisip yung taong bayan, mga kaibigan. Hindi na nila iniisip yung taong bayan kapag ganitong style nila. Hindi na nila iniisip ang taong bayan. Wala silang pakialam kahit ano sabihin sa kanila ng taong bayan. Basta sa kanila, mapagbigyan nila yung gusto nila, yung pansarili nilang kapakanan, yun ang inuuna nila. Tayong mga tao, wala na. Oh. Kahit yung mga bumoto sa kanila, wala na. Wala na silang pakialam. Ganyan po katindi yung mga yan. Kaya mga kaibigan, ilagay nyo po sa comment section kung ano yung take ninyo dito po sa ginagawa nitong mga tulongis na to. Grabe po talaga, grabe na. Gara pala na ang kakapal na mukha, mga kaibigan, ang kakapal na mukha. Matindi po itong mga to. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.